Okay, aakyat na ako. No. Hiram na lang ako dito ng panungkit. Mar! Pairam panungkit mo. Ito oh. Ito susungkitin na lang. Trap yan guys, lagyan ng alamang tapos gataan ng nyog. Ginagawa mo. Sarap. Tamis. Tamis, matamis. Ito ang gagawin, ganyan. Hahatiin yung ano, tapos tatanggalin yung buto. Ito na po siya, oh. Ganyan. Kalakalahati na, oh. Tinanggal lang po yung mga buto, ganyan. Yan yung santol na yung buo pa. Tapos hahatiin mo, aalisin lang yung buto. Ito ngayon, kukod ko rin to, kukod ko din ngayon to. Yun ang lulutuin na sinantulan. Ito po yung santol. Ito na yung nakudkod na santol. Ayun, ito po ang susunod na gagawin. Kasi kung gusto mong i-preserve, to, kasi gawa ng marami, hindi mo man maluluto lahat, lalagyan ng asin. Ito po. Lagyan po ng asin para tumagal. Kahit abutin po ng ano to, abutin po ng ilang buwan, kung kailan mo gustong lutuin, pipigain na lang. Huhugasan para maalis yung alat. Ito, pang preserve lang ito para hindi siya masira. Ganyan lang po. Haluan mo lang ng maraming asin. Para yung santol, hindi po siya masisira. Ngayon, tansyain nyo na lang. Depende na lang po yung dami ng santol na kinudkod. Tapos, yun na rin ang ano ng paglagay nyo ng asin. Pero kailangan, dami-damihan ng asin para hindi siya mabulok. At abutin pa ng buwan, matagal, pwede pa yan. O ngayon, di bawat luto mo, kukuha ka, pipiga ka,
tigain mo, hugasan mo para maalis yung sobrang alap tsaka lulutuin. Dagdagan ko pa kasi marami yung santol eh. Dagdagan pa natin ng konti ganyan. Tama na yan, Duday. Kakakain mo ng santol. Mamaya magkasakit ang tiyan mo. Yan po siya. Ngayon, ilagay natin dito para kasi kung hindi pa maluluto, kukuha na lang ng kukuha kasi ang hirap kasi i-prepare yung santol bago lutuin. Biak-biakin mo pa, tapos kukud-kudin mo pa. Kailangan ano siya, marami ka ng stock para luto na lang ng luto. Ayan po siya. Ngayon, tatakpan mo. Tatakpan mo ngayon. Pwede pang lagyan ng kunting asin sa ibabaw. Ayan na po siya. Marami rin. Tapos, takpan po siya. Ganyan. Ito, pwede mo nang ilagay sa isang tabi. Ngayon, bawat kung gusto mong magluto, kukuha na lang po nito. Lutuin. Ayan pa yung natirang santol. Ayan. Ayan. Yan ang kukod ko rin ko ngayon. Yan ang lulutuin ko na ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng sinantulan naman. Oh, mga kaibigan, ito po yung ano, yung santol na kinudkod. Na huli, yan ang gagawin nating sinantulan. Tapos, nagkudkod din po ako ng nyog. Ito po siya. Tapos, ito naman yung alamang. May sili. Yan lang yung ingredients niyang halo natin. Sibuyas, bawang. Tapos, may kunting taba. Mamantikahin natin siya. Hanggat pag nagmantika na siya, hanggat mag-brown. Namumula na at nagmantika na. Ayan na po siya. Ayan. Mumula na at nagmantika na. Ilagay na po natin ngayon. Hindi na bawasan yung langis? Ilagay na po natin ngayon yung sibuyas. Sibuyas at saka bawang. Ayan po siya. Ayan. Ayan, i-ano lang natin ng konti. Tapos, ilagay na yung alamang. Tapos, ilagay na po natin yung alamang. Ayan na po siya. Kasama na yung ano. Tapos, hayaan ma ganyan lang, hayaan hanggat maluto din yung bagoong na alamang. Yan, kasi medyo ano na, luto na yung alamang na bagoong. Ang sarap ng amoy. Sarap. Tapos, ngayon po, isunod natin ilagay tong santol. Ito na po yung santol. Ilalagay na po natin. Tapos, isasabaw natin ngayon, dito sa santol yung pangalawang pinaggataan natin ng nyog. Yun ang iluluto natin ngayon dito sa santol. Alin natin yung
gata. Ayun, ang kaibigan ko, tinulungan ko. Ginagawa mo. Ayun. Tignan natin yung pangalawang gata dito sa santol. Ito ngayon ang magluluto ng yung sinantulan. Hayaan lang po natin siyang ganyan. Hanggat matuyuan, hanggat maging tuyo na po yan. Yun ang panluluto natin sa santol, yung pangalawang gata natin sa nyog. Tapos siya, oh. Ayan, oh. Nagkukulo na. Pabayaan lang siyang ganyan. Paminsan-minsan, hahaluin para hindi siya masunog. Ganyan lang. Hayaan lang siyang matuyuan siya. Ayan. Ayan, sarap. Ganyan. Kung medyo tuyo-tuyo na, pwede na natin ilagay yung unang gata ng nyog. Yung tawag namin doon, kakang gata. Iwan ko kung anong tawag sa ibang ano yun. Kakang gata. Kasi, kung ano kasi, pabayaan masunog, baka papait po yung santol. Kaya yan, pag ganyan, pwede na natin ilagay yung ano, yung gatang unang ano, kakang gata. Sige na. Tin na yung yan, yung unang gata na kinuha natin dun sa nyo. Yun ang tawag dito sa amin, kakang gata. Ayan. Tapos, eto na naman, patutuyuin na naman to. Ha? Yan. Yan na yung unang gatang ginata natin sa nyog, inilagay na natin. Ang sarap! Ayun na siya. Kailangan paminsan-minsan hahalo-haloin. Halo-haloin natin ng ganyan para hindi po siya masunog. Ayan po siya. Ganyan. Hanggang sa matuyuan, matuyuan siya. Ito na, naglalangis-langis na, nilagay ko na yung ano, yung tatlong sili. Tatlong po siya, naglalangis-langis na po siya. Ano na, okay na po yan. Ayan, pwede na pong ano yan, luto na po yan. Ganyan. Ganyan lang po guys ang ano, pagluto ng santol. Okay na siya. Guys, ito na po yung finished product natin na sinantulan. Ayan na po siya. Ngayon, ready to eat na. Ito, pwede po natin kasi marami nga pong gata na ilagay. Abutin po yan kahit ilang araw po yan. Hindi yan masisira po yan. Ayan po siya. Mga 1 week po yan. Kaya po yan 1 week. Ilagay lang sa garapon. Bawat ulam, kukuha dyan pwede. Okay. Tawag namin dito sa amin ay ito yung ano, ano ba to? Corn beef ng Kalusichi Pagsanhan. Kung kalimutan i-subscribe, like and share po sa YouTube channel ko. Bye-bye sa iyong suporta.